unboxing tayo nito. Okay, so open muna natin siya with our handy dandy box opener. Ha! Gay! Ito siya. So, paka-open ko nito po. Didisinfect ko muna ito kasi unlike other people, medyo praning-praning pa rin tayo sa COVID. Mabuti nang sigurado. So, included sa box, syempre yung resibo niya, tinanggal ko na. So, this is our Logitech G604. Sabay sa box niya, sa background ko, 20 years old ko, is ito, Pixel Play by Data Blitz. Kasi dito ko siya binili po sa Shopee, shoutout po, baka naman, certified, 100% guaranteed, original daw. So, shoutout po, thank you Pixel Play, very very fast transaction. Oh my God! Wow! In order ko siya probably Wednesday and then dumating ngayon Monday next week. So continue tayo sa unboxing natin. Okay, so sealed naman po. Kitang-kita naman sealed. Eh, konting dents lang. Hindi naman natin yan may iwasan. Naka-bubble wrap naman po siya kanina. Nakita nyo naman. So ayan, may mga tama lang ng konti. But all in all, okay naman. Let's give it 9 out of 10 sa packaging. It's good. So, open na natin siya. Dito tayo sa taas mag-open. Slowly. Ayan. And then after that, pwede ba natin siya buksan na ganito? Yeah, pwede. Ano po, baby? Oh, Papa. Mamaya na, hindi pa ta ito, unboxing pa si Papa, okay? Virgin pa? Opo, oh, hi ikaw sa video, oh, hi ikaw, ha? Hi! Wait, slowly, slowly, kulit, oh, slowly, slowly kulit, oh, doon ka. Oh, okay, oh, smile ikaw sa video, smile ang baby ko, smile ikaw, smile! Ayaw mo mag-smile, oh, sige, play ka lang dyan, ha? So, continue po tayo sa ating unboxing. Opo, okay, nakalagay dito is 15 tactically positioned controls and a dual mode hyper fast scroll wheel. Put a massive arsenal at your fingertips to give you the edge, fully programmable via Logitech G-Hub software. So wala pa tayong G-Hub software, mag-install pa lang tayo mamaya. Meron din siyang dual connectivity, so pwede siya natin gamitan ng dongle and then Bluetooth. So that means po na itong mouse na to, kaya ko to pinili. Kasi if ever meron akong setup na another rig, for example, may PC tayo, tapos may laptop, pwede ko siyang magamitan ng dalawang connection. So, just by using one mouse, pwede siya makakontrol ng dalawang device. So, obviously, yung isang device will be using the Lightspeed connection and then the other is for the Bluetooth. Now, for ito naman, sa sensor niya, Hero 25K sensor. So, very, very sensitive. It's our most accurate gaming sensor with class-leading performance and powerful efficiency. Game for up to 240 hours with 1 AA battery. So yes po, ang battery niya po is a AA battery. Medyo in other some people's opinion, tawag ba yung grammar ko? For some people, gusto nila is yung just like this mouse here, although hindi to mas mura ito obviously kaysa dito sa G604 natin. Yung battery niya is built-in. So, hindi ka nabibili ng AA, rechargeable na siya itong mouse na to. Ito po, you have to buy your separate AA. So, for me naman po, kasi in the long run kasi, batteries will eventually recharge, even especially rechargeable batteries, eventually in the long run will lose their parang yung capacity nila to charge themselves. So, eventually magde-degrade at magde-degrade yon. So ang kagandahan nun, ang bintahe na separate yung battery niya, hindi siya yung kasabay ng mouse, is pwede mo palitan. Whereas kung bibili ka ng ganito, o pag nagka-problema yung battery nito, mahirap palitan.
maghahanap ka ng pyesa. O ito, bili ka lang ng brand new rechargeable AA. So, we're good to go, di ba? Turns out, marami naman kasi akong end loops. So, it hindi siya naging major deal breaker for me po. So, with the box, ayan po, meron tayong Logitech logo. They are very, very proud of their brand. Kita naman. Oh my God! Wow! And then, meron tayo dito instruction. 5-step setup ata to. So, tanggalin yung battery, ilaga, ay tanggalin, open. Oh, i-open! Yung latch, lagay yung battery, kunin yung receiver, syempre, close the latch, and then, ito, may ibig sabihin ito, kasi, ang alam ko, may kasabay siyang wire, which is, titingnan natin mamaya. So, ito yung, ano ko nito, instruction ba to? Pero, I think, hindi. Tawag ba dito? Important safety compliance warranty information lang naman siya. Tapos dito kasi ito, ang ibig sabihin daw po nito is ito yung receiver, diba kinuha dito. Meron siyang parang extension wire. So titingnan natin dito kung meron nga. So far, yung battery pa lang yung nakita ko. Titingnan natin kung paano ito buksan. So ayan, slide up lang natin and then makikita na natin ang bago nating mouse. Woohoo! So excited to use this po. Oh my God! And then, after that, ayan, first, ano bang feeling ng isang Logitech mouse? First time ko ba? Hindi ko na maalala kung first time ko itong magka-Logitech mouse. Aha, okay naman ang feels. Hindi siya masyadong mabigat. Details, yung exact weight niya, pwede nyo naman makuha sa internet. So, clickness, ito po yung sound niya sa click. Lapit natin sa mouse, sa isa mic. So, okay siya. Yung kamay ko, medyo may katabaan yung kamay ko. Pero hindi siya yung pang mahaba, yung pang pianista, diba? So, okay siya. Okay sa feels. Palm grip. But sometimes nag-ano rin ako ng claw grip eh pag tinatamad. Pero kapag naglalaro, syempre palm grip tayo dyan pag mga FPS. Pag sa work naman po, usually depende rin eh. Kapag brushing and then kapag nag-ano, talagang depende rin po sa gamit. Pero usually kapag work, claw grip ako kasi madali lang. Hindi masyadong magagalaw yung braso natin. This is claw grip, di ba? Yung hindi masyado ginagalaw yung wrist mo versus palm grip na talagang igagalaw mo siya lahat. So we have here several buttons. Meron na siyang 4. But kaya nagsimula sa 4 ano? Simula siya kaagad sa 4, I don't know. Siguro 1 2 3 4, I don't know. Probably yes. Tapos ito dito, ito yung kakaiba sa kanya kasi yung wheel niya dito, unlike sa typical scroll wheels, di ba? Meron siyang yung parang option, ayan o, para siyang nagiging fidget spinner na magiging continuous yung scroll niya. So, kunyari, nag-e-edit kayo sa Premiere or kung nagbababasa kayo ng mga mahabang PDF files, napakalaking tulong po ito na ganyan-ganyan lang kayo. Okay, pero kung gusto mo maging typical setup siya, ayan, bumabalik naman siya po sa dati by just clicking this button here. So, ayan po. Ngayon, so far wala pa. Yung battery obviously na andito, but we haven't figured out how to open this box here. Siguro, ayoko masira siya eh. Sayang naman. Ano kasi ako mga guys, as much as possible, kapag bagong bili yung item, hindi ko tinatapon yung box. So, naisip ko kasi sa warranty. So, probably, itatapon ko siya after a year. Or, depende kung gaano katagal yung warranty niya. So, eto dito, meron palang parang lock. Ayan. So, yun. Ayan. So, meron siyang battery. Now, nakita ko sa ibang review, no,
unboxing, usually meron na daw ano, meron na daw signs of aging yung battery. Sa atin naman yung dumating, try natin i-zoom. Yan, kita nyo ba? Ayan, itong dumating sa atin, medyo may kalawang na. No! God, please, no! 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 Ang brand niya is... Ewan ko kung anong brand ito. Duracell. So usually Duracell naman talaga. Pero yung nakita ko rin kasi talaga may leaking na, may leakage na. Ito naman, konting corrosion lang naman. Siguro nga kasi ito, expected na natin na hindi naman to freshly manufactured if ever. Kasi matagal na tong model to, guys. Matagal na tong model talaga. So probably matagal na to na manufacture. Pero hindi pa naman nagagamit. So agad sa hindi yan naarawan, for me, okay pa naman ang quality ng item na yan. So ito dito, tatanggalin to. First time natin tanggalin. So unboxing and typical setup na rin po ito. Ayan. Ayun. Tapos, negative daw yung mauuna. Sabi, so mauuna yung puwet. Diba? Puwet. Kasi negative daw dun sa loob. So ayan. Then after that, syempre gagamitin natin yung kanyang high, ano yan? Technology niya. Yung kanyang Lightspeed Advanced Wireless Technology with this dongle. Ayan. So, ilalagay na natin. And then, balik lang muna natin. So, ito po pala, wala siyang latch or whatnot. Magnet. Magnet po yung nag-hold sa kanya. Perfection. Oh, baliktad. Bubu. Ayan. Tanga! Okay, ayan. Okay, tanga talaga po. Ayan, ito na, ito na. Ito, tandaan nyo, ito po, itong parang black thing dito. Lalagay natin dyan. Ayan. Yun, so, madali ba siya matanggal? Try natin, ano, kung madali matanggal. Madali siya tanggalin kung gusto mo siya tanggalin. Pero, I think hindi mo naman to accidentally matatanggal as a whole. Hindi, malabo to. Hindi ito matatanggal basta-basta. Ito pong lock. Ito nga dito. Ginaganyan ko dito. Galing dito. Ayaw niya. Dapat talaga galing sa ilalim. So, it's okay. Secured po siya. So, ayan. So, ayun. Try ko lang muna. Hindi ko na ipapakita yung monitor ko. Try lang natin kung magkoconnect siya. So, naka-off daw dito sa ilalim. Ayan po. Ayan. So, plug and play siya for now. Even wala pa yung Logitech application niya, plug and play po siya. Super smooth scrolling. Napakaganda. Balik natin sa dati. Okay? So, that's it for muna. If you enjoyed this video, if ever, andito na naman yung ating ano. Hi! Hi, ikaw, baby! Snobero naman ang baby ko. Smile mo na kay Papa. Ay, wawa man. So if you like this video po, please ano yan? Sinasabi, please like, share and comment down below kung ano yung pwede natin. Ano po? Oh my god. Nag-inchik kalahat ng inchik po. Okay. Opo, opo, naintindihan ni Papa. Not. Oh hell no. Okay, so please comment, like, share na rin po, subscribe. Again, obviously, this is my very first video, if ever, sa channel na may upload. Liar! Sana mag-age ng well yung video na to. And sana makatulong din po sa ibang nagbabalak po bumili ng G604 Logitech mouse po. Thank you! At nakalimutan po natin, bago natin i-close, i-finish ang ating video. Ito na nga, aside from the battery, ito siya. Meron siyang kasabay na... Meron din akong kasabay na maingay. Enemy spotted. Smile kay Papa! Thank you!
ayan, meron siyang included na parang extension. Now, I believe na itong wire na ito, mayu-utilize nyo ito if ever meron kayong PC setup. So, since sa akin, yung laptop ko na nandito naman, and right-handed naman ako, so nandito yung aking mouse setup. Baby, huwag mo yung ilap. Tatago ko na lang ito. Pero para to sa extension nung dongle. Okay? That's it. For this.